my screen now? Opo. Okay. So let's have a quick recap of what we have discussed in this past few days in regards to microphones before we proceed to the kit effects. So we can hear better forecasters of public hurricanes and cyclones. Now, what is the difference between the three? A. Typhoons are bigger than cyclones. Cyclones are bigger than hurricanes. Letter B. Hurricanes are stronger than typhoons and cyclones. Letter C. Hurricanes, typhoons, and cyclones occur in different geographical areas. What's your answer? Recap lang tayo. What's your answer? Unmute your mic. Okay, mag-type as kung kayo narinig. Okay, di ba? Hindi ko makikita dahil mga full screen. Di ba yung setup ng manager? Okay, nabasa ko yung ibang sagot. Hindi kayo mag-type din sa chat box. I-unmute yung mic. What's the correct answer? May kausap mo ba ako? Mag-response please, kasi walang nahihirapan sa signal. Hindi ko alam kung nawawala ba ako. Excuse me. What's your answer? Typhoons, hurricanes, and cyclones. May estudyante ba? Nasaan na to? Arantxa, Eta, Reyes, Pinto, Pirino, Pahan, Alba. Magpigaga, Musa, Nalus, Vargas. What's your answer? A, B, or C? O. B, po. D. Iba. A, po, sir. A, iba. C, sir. Oo. Sa mga nanonood ng replay at matinig na kinig last session, the correct answer is letter C. Walang kaibayang pagkino na kanilang tropical cyclone at ipagpalaglan basis ang ibang sila sa Pilipinas. Lahat ng yan pare-pareha. Sa libawa, dito sa atin, ang tawag sa Pilipinas pagkino, English typhoon. Pero sa Amerika, ang tawag dyan is hurricane. Pero that is also ang tropical cyclone. Sa ibang bansa, ang tawag dyan ay cyclone. Ang pinagkaibayang pagkino. Dalitang tsaka kung saan sila nakikin na yung graphical video pero pare-parehas ng pinagkakulat. Handa na! Typhoon, cyclone, hurricane, stargas. Walang pinagkaiba. Spelling lang tsaka pronunciation sa geographical area. They are occur. They are tropical cyclones. Originally, specific names. Dito sa atin, alphabetically, pareos ang according to PBS Meteorology, talaga sa tropical services at information ng pag-asa about 20 tropical cyclones in the Philippines area for PAR, tawag each year, 20 year ang pinili na alphabet, so 21 in 20 year yung mga pumasok ng mundo. Pero sometimes, merong kumalaman sa dyan. Kaya nung nakaraan, medyo konti lang tayo, pero sa December, pero nahit na, so lang nila ang mga kasama sa ibang probinsya, at sa Baguio, Siargao, at yun yung typhoon ko din. Hindi siya super typhoon, typhoon lang siya, pero bigay siya ng napaka-dami na kababayan. Okay, what is a typhoon? Kaya natin, ang lang ko, a powerful storm. A pressure storm is turning around. It's really maikot. Pinahintutan sa na over the earth sa Indonesia. Lahat na malamit sa Indonesia ay North West Pacific Ocean nakikilin ha sa typhoon. Yan.
nila tayo bulbul in a certain dimension. They go around the signal nila. Ako na kayo dito kaming weather forecaster. Pinapakunti para sa natin. Hindi pa po tayo sa military at sa takdaog in a typhoon at in a spiral arrangement. Alala nyo, sa mga previous natin ng windows na nakapasok sa session natin, they are being blown by wind sa counter-clockwise direction. Kaya kung mapapansin nyo yung going sa typhoon, maganda nyo. Maganda nyo. Kasi ito yung orasan, di ba? Counter-clockwise. Ito siya mag-start. Hindi pa ganito. Yan. Tropical cyclone. Basta. Kailangan nyo siya zero maximum. Ito yung category niya. Tropical depression siya. Siya ay 64 kilometers per hour. Balaw. Tropical storm siya. Ito. Ito. O merong 108 kilometers per hour. May typhoon. Pinakamalit. Yan. So, naglalaro kayo sa atin. Kaya nga 128 sabi ko sa karahan. 200 far sa typhoon natin ang nangyari yung super typhoon natin. Dahil, pero, I don't know kung meron pang unrecorded kasi typhoon is only in the northwestern part of the Pacific Ocean. In the northeastern part of America, of the Pacific Ocean, in the northern part of the Atlantic Ocean, and in the Indian Ocean naman, the equivalent term is cyclone. So, kalikan nyo lang yung mga videos. Ito yung activity na ibinigay ko sa module number. Yan. So, this is the Chinese part. Yan, area pa nila yan. Pero ito sa atin. Diba? So, ito. Pero yan, area natin. Pinipituloy yung office natin. Ngayon, yung nakalagay dito, yan yung Philippine. X-axis, Y-axis, X-axis, and Y. Diba natin? Dito ngayon, nakikreate. Kaya ka, Northwest. Halika natin, kasi kapag northern part at ocean, so ito yung northern part. Kaya tayo mga nakasabi sa Asia, Asian countries, tayo northwest. Ito nakikreate yung Pacific Ocean. Ito nakikreate yung typhoon. Pag pumasok yan sa Philippine area, okay, look at this. This is now the Philippine area of responsibility. So we have here the Philippine Sea. Yan, South China. This is now Taiwan. Yan, formerly known as Formosa, dati part of China. Pero nagkaroon na sila ng Sarchi. Kaya sila ay kapalit at sila as isa. Yun yung pinaglalaban ng mga tao. Sila ang pinaglalaban ng mga tao. Pero ang isang tao ay pinaglalaban ng mga tao. Ito, Malaysia. Ito sila. Ito. Oh my red light na yan.
Kitang. Okay. Paano siya kasunin? Ayan. Pag sinabi north, nasa taas. Ibigay sa akin. Nakikita niyo ako? Apo. Apo. Okay. South, east, and west. Pwede yung lado. No. May magdato yan. May mag-grab? Or mo kayo mag-grab? Mag-grab. Okay. Ayan. Katag line, X, madana, X, yung Y, X and Y. Bilang tayo na yun. Madana ko. Yan. So, ito yung 0. Lagi nag-start ng 0, ha? Sila nagpo-point. Ito yung kamay sa daliling. Yung Y, yung X. Okay? Samat, ang tawag sa partition ring. Siya. Siya ito kayo yung north. Ngayon, ito na natin, hamshake wrap. Kyle, north. Ibilang kayo yung mga. Dahil kapunta sa taas ang north, so y axis siya. Ito kayo yung 0. Okay. Sobrang labo niya. Ito yung bandang 5. Tapos, ano yung katabi niya? Tulayin natin. 150 degrees east. So, papuntang east. So, pagalit siya. Hindi lang kayo may tulad. At ito ay 150. So, maglalagay ka ngayon natin. Ganun po yun, ha? Next. 15 degree north. So, mataas naman. Kanina, tayo sa 5 yan diretso ngayon yan pagkakas sa taas pagkakas tayo sa 8 tapos 116 degrees east ibig sabihin pareho yun, diba? Tingin mo ako, may pagpapagyo. Nakakaakay ang pagpapagyo. Yun.
usually, nasa tuktok talaga lagi ang ano, hit by bagyo. Based on this, yun, karuron, hindi mo. Katon, yoyong, morning, morning, naririnig nyo na yan sa balita, R. Yan, hindi nyo mga answers na dapat hindi. Yan, tumayo yung optimal cycle. Huwag yan, warm, cold, air to go, and light, heavy rain. Ito yung same na part, nasa tayo yung pink, pero yung mga red pants, nakakampas na yung pink. Hindi ko tayo, same time, tayo may hit na type. Pero, hit na type po, pero same yung pants. Ayan yung mga pants. Ayan yung sabi ng mga pants. Kaya pwede yung mabot siya kahit sa pinong sa Metro Manila. Depende sa kanyang lavender per hour ang aking ito. Ayun, balik tayo sa question so far. Nakikita na po ba? Nandiyan po. Pas kayo, kasi may nasignal ni sir. Walang po na-disconnect ako, ayun nyo lang magsalita. Ayan, sir, okay. Ayan. So dito, class, makikita nyo, itong picture na to ay ay ang exact itikta ng isang link. Yan. And i-locate nyo ngayon yan kung paano siya mag-work. So we will now move to the next part, which is the effect of that forming type curves. So, ano nga ba ang maligang lang ay picture na ako sa kanyang kaya ako mapapansin ko nung basa kayo sa labas parang ito kaya kahit sa bahay mawawala yung kasi nag-change pag ngayon hindi na rin kaya kasi na heavy rain still now hold na wow yan siya. Amen.
mobile amount of water on board. So, all of it down. Ikaw ah, that works in cafe, in your restaurant, therefore, food. Get salt for weekends. Pinapahit na, my food. Because of the lack of water supply for the restaurant. Kaya nga, yan yung nakakatulong sa atin sa panahon ng error. Pinapahingin natin lalo na kung matatama with the same year past since the other side of the mountain it contains a minimal amount of water. Technically, that warm and warm of water on and around the mountain such as the water. Notably, that warm kasi it lessens the strength of the typhoon na painan na whenever the winds impact them or over ocean provides higher so yung land force na panamitin anong sagot? Land force maganda or panamitin? Anyone? Anong ba? What's the answer? Ang last four, class. Oh, dumami na kayo. Ano sagot, class? Last four, good or bad? My food. Huwag na magtaas kasi hindi mo kayo na. Ha? Mag-alwin ka lang, ay. Take yours or me. Sino ka? La Cruz, Scatter. Okay, nagiging bad sa my food. Pero sa atin, ba? Landform, good ba sa atin? Yung pagpintan sa typhoon. Hello? Sa typhoon ba siya? Pero sa atin, good ba siya? Ang landform, pag may typhoon. Good pa rin sa atin? Hindi. Pinahina niya na nga yung paglipad pa rin. Pinapahina ng landform. Diba? Pag umampas yung mga hangin nila sa mga buko, humihina nga yung paglipad. Pinapahina niya yung bagyo. Bad sa bagyo yun. Pero sa atin, good yun. Good na merong landform. Kasi, ayan mo, sabi mo na, it's sold and weekend. Pinapahina ang isang typhoon because of the lack of water. Wala na. Lack of water to supply the weekend for sure. Again. Pero, sa bad water niya, mas malakas na yung kanina sa pinakita ko sa mga weather forecast na nasa gigit muna kay Creative na yung pagpapasok so yan yung pinakamahalagang sakit naintindihan na ba? Tingnan nyo look humidity condenses dahil yan may rainforest tingnan nyo may rainforest ito kayong bumulong tingnan nyo clouds ito. Kasi sumin. Diba? Hindi na yan. Kasi na, ano, hangin at sumin. Ito, mas mahirap pa rin. Patatagal na. Kaya nga, kung sa atin sumayin ito, bukod sa sumin, ay pero kapag marupok, ha, naintindihan na ba? Platform, water good sa atin. Okay, good po. Na, dahil is na, pinapahintahan na. Notably, the platform's destination is strength. Yan o, pinapahintahan yung lakas. Whenever the wind is up, or over, no shots meant to receive provide higher. Tropical depression na magpapahina. Tropical storm, typhoon, and super typhoon are categories of a tropical cyclone. So ito siya, for 100 greater than 100. Kaya kapag may bagyo, magpunta sa mga karakteran. Diba? Napansin nyo, nakakapagbiyahin ba yung mga mga isla kapag bagyo?
nakakapag-lahi ba yung mga fairy, mga wolf na pagpag-lahi? Yes or no? Nakakapag-lahi ba sila yung mga nasa karagatan, ang ista? Hindi po. Bakit? Kasi? Yung alon. Yung alon. Malakas. Walang pipi. At like sa lahat ng forme mo, kahit yung mga guys, where? Mas talo yung mas talo. Bawal din sila. Opo. Are you sure? Sure na sure? No. Okay. Can you open your cabinets for our audition? Ito na magkakahulihan talaga kasi may mga students. Yan, yan lang. Yan lang yung nakikinig. Okay, ask me two questions. Wala na po. Okay, so if you don't have any questions, just call it a day. Bye and thank you. Goodbye, students. Okay, po. Thank you. This is your easy to our... Tapos, may sasagutan kayo ba? Say, up again. Bye. Okay, can you see my screen now? Oo, kasi. Tapos, ano, nag-participate kasi hindi ko kayo nakikita dahil iba yung setup ko ngayon. Tapos, yung mga ayos. This week, from the past few days that we met, we discussed about typhoons and you already watched the recorded videos. Also discussed there that it's part. Now let's have a short recap. We have a question. Yeah. So we hear weather forecasters talk about typhoons, hurricanes, and cyclones. So what's the difference between these terminologies? Is it A, typhoons are bigger than cyclones? Cyclones are bigger than hurricanes. B, hurricanes are stronger than typhoons and cyclones. Or C, hurricanes, typhoons, and cyclones occur in different geographical areas. What's your answer? Unmute your mic. Si po. Who's that? I can see you. Ati Bagos po. Okay, Ati Bagos. Mel Clarence? Si po. Si po. Si Mel Clarence yun? Tama ba? Sorry, hindi ko naririnig. Ako'y makita. Ako ba naririnig nyo? Naririnig po. Naririnig po. Sino yung nag-answer? Ati Bagos? Opo. Tama ba ako? Opo. Okay, what's your answer, Iho? Si po. Okay, very good. It's letter C. Although they differ from their word, pronunciation, and spelling, it is also deeper in their geographical areas, but they are all tropical cyclones. So your answer is correct. And typhoon, cyclones, and hurricanes are the same weather phenomenon. Tandaan yan ha, the difference is only the geographical area where they occur. And they are tropical cyclones with regionally specific name. Okay, what is a typhoon? Still remember, it is a powerful storm and a low-pressure storm with winds swirling around the center. If you remember in our discussion, it is moving in different parts of the region. It is created in northeastern part of Pacific Ocean. And it is in our area, it is commonly occurring in Southeast Asian countries. So it is a swirling around the center. It is counterclockwise. So pagdating siya. And the center is in the middle where eye or the eye wall of the typhoon is located. And the winds in a typhoon move in a certain direction. They go around a central area. Kaya, yung appearance nito, it seems to us in a cloud in a typhoon. And this is always a spiral arrangement. They are being blown by winds in a counterclockwise direction. Yan. So this is the summary of the different categories that we need to understand. So these are all tropical cyclones signal. So for it to be considered as typhoon, if you remember, it should be 120 kilometers per hour. Pero dito, mapapansin nyo sa tropical storm and typhoon, they are all in between. Kasi itong tropical storm, going there na 2 kilometers per hour na lang. So ito, delikado na. Pero typhoon, 122, 200 meters per typhoon. Pero ito yung susunod natin data. Tandaan na, 120 kilometers per hour. Pero kung 64 lang yan, it is considered as real tropical depression. Ito yung namumuong sa manang panahon. And recorded super typhoon in our country from the recent na nangyari is the typhoon Yolanda. Si Odette po is not a super typhoon ha, pero malaki pa rin yung pinsala na nangyari niya. So greater than 200 kilometers per hour.
car. Ay, kung pa din yung engine, not a super tight. Kasi yung rims ang pinag-uusapan natin dito. Not the drops of water. Kilometers per hour. Remember, always remember. The term typhoon is only used only in the northwestern part of the Pacific Ocean. Plus, ano ah, I stand corrected. Northwestern part of the Pacific Ocean. Sabi ko mas kanina, northeastern. In the northeastern part of the Pacific Ocean, in the northern part of the Atlantic Ocean, ito pala yung sa US. It is hurricane. Yan yung hurricane. In the Indian Ocean, is equivalent to what we call cyclone. Well, tanggalin nyo na yung word na tropical. Kasi yung tatlong yun, typhoon, hurricane, and cyclone are all tropical cyclones. So now, let's now move on to this. As you can see on your screen, this is the graph representation where in Taiwan and some part of the China, including our country, and Malaysia is seen on your screen. So what we call PAR, kung narinig mo na yung Philippine Area of Responsibility, what we call the PAR. Ayan, ayan. So, in this activity, kung nasagutan nyo na yung module nyo, and if you know how to graph, ginagamitan nyo ng grid lines. And these are the degrees, so yung latitude, longitude, and the x-axis and the y-axis. Do you all know how to graph? Kasi kanina yung isang section, hindi sila marunong. Alam po. Okay, sino dito yung hindi marunong mag-graph? Mag-unmute ng mind, huwag mahiya. Kasi kung alam nyo na, hindi ko na ituturo. Diretso na. So alam na ng lahat, lahat ba marunong mag-graph? Yes or no? Okay, sit na tayo ha. Dahil walang nag-response, I assume it is okay. Pero, daanan ko ng pakaglaw. So itong X, yung nandito sa part na to, horizontal. Yung vertical, yung Y. And yung gagamitin natin sa data ay ito. So meron tayong latitude. And longitude, A, B, C, D, E, F. Yan yung i-coconnect natin. So, in graphing class, gumagamit tayo ng point. And then, we will connect this point to form a graph. Yan yung natawag na pattern. So, 5 degrees north and 115 degrees east. Yun yun. So, ito siya. Ito yung unay natin. Latitude, and then the longitude. X, Y, horizontal, vertical. So, count lang kayo ng 5. Yun yung 5 degrees north. So, latitude, pataas. Latitude, longitude, X, Y, horizontal, vertical, 5. Dito yan. Okay, assuming na tayo dito ah, kasi hindi ako naka-whiteboard. And then, panarit dito yung East. So, nag-ibay at part na yan. Medyo malabo itong class ah, pero yung nasa, ano nyo, medyo clear na yun. Then, 15 degree north, papataas. Yan. And 115 degree East. Then, 21 degree north and 120 degree East. 120 na dito. Then, 25 degree north and 120 degree east. So, same lang, pero nandito na yung 25. And then, 25 north again and then 135 east. 25, dito na yan. Sorry. And then, 135 east. And also, 5 degree north and 135 degree east. Ito yung isura ng Philippine area ng Pacific. Okay? So, yan yung Grenap na magiging outlook niyan. So, this is the South China Sea. The China, ito yung Taiwan, mas kasa ng konti, Philippine Sea, and Indonesia, and Malaysia, meron din dito Brunei. So, dito yung Pacific Ocean, Northwest, yung siya nakikrit. Kaya kung makapansin nyo yung bagyo, pag-proof na dito, maganda. Yan. If the typhoon is located at 15 degrees north, 138 degrees east, is it within the PAR? How about if the typhoon is the 19 degrees? Ito yung mga questions na sasagutin natin as we go along with our topic next week, okay? Makikita nyo yan doon sa recorded video na didiscuss ko tomorrow. And then, tomorrow, mag-grab lang kayo and mag-answer kayo ng please. So, as you can see on your screen, ito yung mga plotted na na-grab na paggalaw ng isang type. Kaya, yun yung gagawin mo sa performance ka, okay? So, get ready with your groups kasi magkakaroon kayo ng short it, role play tayo. Pero in a video format, yan. So, meron kayong i-assume na news studio. Yung iba, pwede cameraman. Iba, pwede pamilya ng salata ng bagyo, salata ng earthquake. Kasi isa magiging weather reporter. Isa magiging newscaster. So, kailangan maano nyo yun sa buong grupo na gagawin. So, dapat kayo i-like yung lahat. Pag I will participate, katulad ng last quarter, you wanna be ganun na, sa big project kasi, slash performance pa. Hindi naman tayo na siya. Malaki yung points for this one. And then, as you can see, ganito yung move.
si Arulot, 2003, tignan nyo, dami na. Marami siyang pinanganan. Si Agaton, 2002. Si Yoyong, si Wali, or Yoyong. Right? Ayan, tignan nyo. Yung marami siyang pinanganan. Mapataas palagi. Almost. Yan yung sa mga example niya. Kung tatanungin niyo ako, sir, possible po ba sa Mindanao siya kagano magkaroon? Yes. Diba yun ngayon sa Uden? Ikataon lang na kapagano. Yung Palawan na, hirap gawin. Okay, and then, yun yung mga dapat yung ito. Kasi tropical cyclones require warm ocean at back and forth. And the waters could be able to develop in 26.5 degrees Celsius or greater than that. And the tropical cyclones generally move in the northwest direction. Kaya kung makapansin ko, magkalita na. Ganun siya. Patas. Tropical cyclones reach the land. They die out because they are cut off from the warm oceans and waters that keep them going. So as you can see here, this is the graphical, I don't know, the data that you may see on the parts inside a tropical cyclone. So this color yellow and the reddish part from orange to red designates the level on how the rainfall intensity works. The light going to the heavy rainfall. Light rainfall and the heavy rainfall. So, nagre-red siya. So, pagitna yan. Cool air flow, yung blue. And then, the warm air flow, yung orange. So, tingnan nyo yung graph. Ganyan siya. Tumaas, nag-increase, then meron nag-decline. So, syempre, sa eye hole, in the eye, it is the safest part of the typhoon. May fans, yan po yung delikado. So, tignan nyo, ang swirling yan, counter-clockwise. Delikado ang puntot ng bagyo. At the eye of a tropical cyclone, the wind is beginning to blow. And at the eye wall, the wind speed is starting to become faster. Kaya nag-increase na siya. What? When the eye of a tropical cyclone passes over a certain place, it is the winds at the eye wall that wreck a lot of damage. Okay? So, balik tayo dito. Okay, question so far. Okay, so as you browse your module sa board module sa typhoon, ano ba ang naitutulong ng pagbaba ng land form or kasisira ng typhoon sa landform tsaka sa bodies of water. So basically, ganito yung picture ng typhoon as we view it outer space. Yun, nakita yun na pala. So how land passes in the bodies of water happen to them? Take a look at this picture. If you already read this, I'm sure some of you already understand it. Pero to further discuss, I want you to observe the arrow from this diagram. So, dun sa left part, makikita nyo, yung warm humid air going upward. So, just like the lesson na diniskasada sa phase change. Sa evaporation state, papuntang condensation. Diba? As the water boils, it goes or evaporates, it goes to the atmosphere where it condensates. So, same thing with this one. Doon na kay creative typhoon. And you notice that the clouds from here sa part ng mababa dito, the Nimbus clouds, some rain, air cools as it rises, and then the humidity condenses into heavy rain. So yun, it's a rain forest. Dito naman sa kabila, ascending air cools adiabatically to dew point water vapor condenses. When we say adiabatically, it goes up or it rises. And then the rain shadow arena or the area rather goes down. Kaya it descends, air warms adiabatically. And then, ang effect naman ito sa bodies of water, yan, winds carrying or coming together force air upward. So humid air rising makes the clouds of the storm. Then, wind blows outward above the storm, allowing the air to blow rise. So, palitan ko lang. And then, this
will become the storm from gray. Okay, it started from the warm water ocean, and then the light winds outside, the hurricanes here in, and let it grow, can't call it back anymore. Kaya siya naging malaki. So if you're going to know dito sa landform compared sa bodies of water, which is the best friend of my food and the best enemy of human, is it the bodies of water or the landform? Let's start with the landform. Is it the best friend or type of my food or the enemy of my food? Enemy of the typhoon. Okay, enemy of the typhoon. Laksamana po. Laksamana. Kung enemy siya ng typhoon, bakit siya magiging friend ng human? What do you think is the reason? Anybody? Because, isa na, typhoon, the enemy of the typhoon, because it tends to affect the wind direction. Remember, the landform meron mga rainforest, may mga puno na magkangkana, hindi talagang virgin forest meron sa landform. Kaya importante yung nagtatanim tayo ng puno. Bakit? Kasi it dissolves or weakens typhoons. Because of this, humihingi na ngayon yung air or yung wind rather. Because of the lack of water to supply the needed moisture in the air. When the same air mass descends on the other side of the mountain, it contains a minimal amount of water before. Pabaliktaran naman sa tubig. Kasi remember, di ba doon nagsimula ang bagyo sa may Pacific Ocean? Siyempre, kung katubigan lang yun, hihigupin niya lang ng hihigupin yung tubig. Unlike sa landform, dahil lalong-lalo na yung mga virgin forest, iba yung mga matatandang tubig doon. Mahirap siyang iangat sa ugat. Mahirap iangat yung ugat sa lupa. Kaya, mahihinain na mahihinig bagyo. Kaya kapag nagla-landfall ang bagyo, humihina na po sa landfall. Ganun. Maninira mo na siya. Kaya kung walang puno, delikado ang mga syudad. Gets nyo? Kasi nga, walang pumipigil sa hangin. Remember, typhoon is measured in kilometers per hour. The wind speed. Kagdag na lang yung tubig na ipinabagsak nyo. Kasi nalangin po na yun. Diba? Because it's atmosphere. So technically, landforms and bodies of water on and around the Philippines affect the strength of witness of weather phenomena such as typhoons. And please take note of this. Landforms lessen the strength of typhoons whenever the wind impacted or over oceans wherein the typhoons originate provide higher rainfall strength. Kapag nadaan pa doon sa isang pampamuhin na lugar, iniisip pa yan at mas mapapalakas na kayo. Kaya nga, ano ang ginagawa ng mga mayroong palaistaan at sumamangin ng traffic? Do they still travel? Of course na. Kasi, what will happen? They might suffer from the damage given by the typhoon. Di ba malaki yung alon, Cass? Opo. Opo. So always remember that these bodies of water will definitely get the typhoon stronger than what we need. Okay? Kindly open your camera. I haven't seen it. Okay, question so far. None so far po. Questions. Are you sure? Oh, if you don't have any questions, let's call it a day. Goodbye and thank you, Aguinaldo. Goodbye po, sir. Thank you po. Okay, goodbye, sir. Thank you. Thank you po, sir. Thank you, Claudio. Miss Lento na rin kanina.